boss, madam. Bali, ito yung DA65T Kuna Unit, buyer from Dipolog. Kung naalala niyo mga boss, madam, yung nag-release ako ng kulay red na candy tone red na may tigre sa both gilid ng pintuan, yung buyer na naghihintay na matapos akong mag-release ng unit kasi gusto niya tignan daw yung unit na nabili niya. Actually, yung mga boss, madam, yung araw na yun is nakapag-down na siya sa akin ng 100K before makita niya yung unit. Tapos, yung araw na pag-unload nito, nag-send siya sa akin ng 30K sa GCash para daw sa kanya na talaga, di ko na maibigay sa iba. Kaso lang, yung 30K is malaki palang bayad sa GCash, kaya nag-to-follow siya sa akin nung afternoon na yun ng 70K sa M. Lewellier. Kaya yung kinabukasan, mga boss, madam, pumunta na siya sa bahay para sa mismong yarda makita na yung unit. Wala naman akong tinatago sa unit, mga boss, madam, kaya mas excited pa ako sa buyer na, boss, pumunta ka na sa bahay, pumunta ka na sa shop para matingnan mo yung unit before simula ng na magpainting or magbaklas, kasi pangit na to tignan pag magbaklas na. Ito, mga boss, is galing pa to sa conversion area. Is pagdating dito sa bahay, tatanggalin na naman to yung sa loob, yung mga dashboard. Ito, mga boss. Bali, ito yung D65T, mga boss, madam, na 4x4 aircon power steering. Tingnan nyo, mga boss, madam, yung flooring. Wala talagang mga rusty part niyan. Pati yung ilalim, mga boss, yung palaging sinasabi ko, di ako kukuha kung may merong mga bulok. Bali, ito lang yung problema, mga boss, yung pagkarga from Japan. Pero walang problema yan, mga boss. Ito yung kabilang side, mga boss, right side. Walang bulok. Sinasigurado ko yan. Diyan ako unang titingin, mga boss, madam, pagkatapos sa chassis. Ito yung mukha ng DA65T, mga boss. Yung kabilang side, mga boss, is walang sira. Yung kabilang side lang talaga yung problema. Kila, balik lang rin niya. Tingnan nyo, mga boss, madam, sa tulad din kabilang side, walang problema, walang bulok. Yun yung palaging sinasabi ko din. Yun to yung loob, 4x4, aircon. Tingnan natin yung sa ilalim, mga boss, madam. Bali, ito yung DA65T, mga boss. Bali, yung makina is naka-atras na, nandito na sa likod. Ito talaga yung pinagmamalaki ko, mga boss, kahit as is pa siya, malinis na malinis pa yung makina, bagong dating from Japan. Di ako nahihiyang ipatingin kasi yun yung pagdating talaga sa Japan. Bali, kulang nito is, mga boss, is yung pag-cleaning na lang. Wala siyang leak, mga boss, no oil leak. Malinis na malinis yan, boss, kahit di pa na linisan. Ito yung likod naman, mga boss, madam. Ito yung makina, main makina ng unit. Bali, nabasa lang yung makina, mga boss, kasi naglinis ako ng flooring. Ito yung itsura talaga, mga boss, madam. Di ko na yan nilinisan, mga boss, madam, ha? Baka magtaka kayo. Boss, bali, nandito tayo ngayon sa nakuha kong 65. Bali, kasama ko yung buyer. Bali, chinek niya yung unit. Ito yung kagandahan, mga boss, na kahit pumunta yung buyer, di ako nahihiya. Kasi wala talagang bulok niyan, mga boss. Class A unit, mga boss, madam. Ito na tayo, mga boss. Bali, pinipicturean niyan yung chassis number. Tapos kinuha rin niyan yung engine number. Sinecheck niya bawat sulok, mga boss, madam. Bali, wala naman problema niyan. Para panatag yung buyer kung ano yung nabili niya. Para sa pag-uwi niya, may masabi siya sa unit na totoo talaga yung mga sinasabi ko na kung paano ako mamimili ng unit. Hinatid ko yung buyer na sa terminal ng bus. Bali, pupunta siya ng Jensen. Bali, babalikan lang niya yung unit kapag may improvement na. Bali, ngayong hapon, dadalhin na sa conversion area. Tapos pag may improvement daw,
mag-additional siya ng down payment. Okay, mga boss, madam, yun lang. Bali, mag-a-upload na lang ako sa susunod na video kung ano na ang progress nito na unit. Kasi mag-a-update din naman ako sa buyer, i-post ko na lang din para makita din ninyo kung ilang araw, kung ano yung natapos, kung tapos na ba yung masilya, pintura, lahat-lahat. See you mga boss, madam. Ako nga pala si Irvin Lopez Flete, ang nagsasabing no bulok, no usok, no leak, class A unit mga boss, madam. Thank you!